Hallelujah. Mukhang may hangover pa itong mga to sa anniversary natin last week, ha? Sino yung nandito last week? Balak naman. Masaya ba? Ano yung ano natin? Ilang years? 7 years! Of God's goodness. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Ngayon, ika-7th year, magiging dalawa ang pag-service natin. Di ba? Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi parang siya lang ang pwedeng gumawa ng ganito sa iglesia niya. Di ba? Tayo hindi, limitado tayo, pero ang Panginoon palagi may ginagawang bago sa kanyang mga anak. At tayo mga anak naman, palagi tayo nag-expect ng maganda galing sa Panginoon. That anything that comes from the Lord is good. Do you believe that? Yes. Do you believe that anything that comes from the Lord is good? Amen. Amen. Alam mo, kahit nasa isang sitwasyon kang hindi maganda, may mga balita kang hindi maganda, pag alam mo ang Diyos mo ay mabuti, alam mo na darating ang panahon, pagkakataon, na yung hindi magandang yan, dahil naniniwala ka sa isang Diyos na mabuti, ay nagiging mabuti para sa atin. Amen. Sino sa inyo ngayong linggo ito nakatanggap ng hindi magagandang balita? Meron ba? Actually, meron din kami. Marami. Pero alam niyo ba yung balitang yan? Balita lang yan. Ang katotohanan, nasa salita ng Diyos pa rin yan. Kaya kung alam mo ang salita ng Diyos, kahit anong balitang dumating sa buhay mo, tingnan mo kung naka-align yan sa sinasabi ng Diyos. Kasi ang mabuting balita, palaging nanggagaling sa kanyang salita. Amen? So, natanggap ba kayong masamang balita ngayong linggong ito? Meron? Meron. Pero, hayaan niyo ang masamang yan ay maging mabuti. Excited ba kayo? Amen! Alam niyo, nakaka-excite yun eh. Kasi challenge yun eh. Di ba? Na ito, oh, dati. Testimony. Alam mo, sabi ng pahayag, natatalo natin ang kalaban natin by the word of your testimony. Sa pagpapahayag mo ng patotoo na mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Alam niyo, pag pinapahayag natin yon, doon natin pinapakita ang pagkatalo niya. Pero pag may masamang balita, itong balitang ito ang lumulugmot sa atin, tayo yung natatalo. So gusto niyo ba winning side or losing side? Winning side tayo. Amen. And sabi nga ng last week natin, doon pa rin po ako, the goodness of God. Doon pa rin tayo, magpapatuloy pa rin tayo sa pangangaral kung gaano kabuti ang Diyos para sa iyo at sa akin. Hindi po, maiksi lang po ang mensahe natin ngayong araw na to. Kung iiksi ang Lord. Pero maiksi lang po siya. At, pero kakaiba. Okay? Kakaiba kasi napaka-simple lang para pag-aralan. Pero alam niyo po, napaka-laman para sa iyo at sa akin. Naniniwala ako, kailangan natin ito. Ang pag-aaral natin ay kukunin natin sa nandiyan yung aking the goodness of sa Matthew 11:28-30. Pwede ba tayo tumayo? And let us, as we read the word, tingnan nyo, si Jesus is speaking to you. Nagsasalita siya sa inyo sa oras na to. At aliin natin ito na siya ang nagsasalita para sa atin. Basahin natin ng malakas. Verse 28, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give is light. Let us pray. Hallelujah. Father, I thank you for your word today. I just pray, God, that you anoint this word, Lord. I pray for the Holy Spirit to speak to us, to speak to our hearts, oh God, that we will be able to understand the message, oh Lord, that you want us to receive. Salamat, Ama, that right this very moment, I claim right now, Lord God, that this word, oh Lord God, ay maging katotohanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa iyong presensya. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Makakaupo na tayo. Napakagandang
Magandang balita talaga siya, di ba? Pag tinignan mo, sabi, ang Diyos ay mabuti dahil siya ay Diyos. At ang karakter ng Panginoon ay mabuti. Kahit maniwala ka o hindi, mabuti ang Diyos. May nangyayaring masama, may nangyayaring kaguluhan, mabuti pa rin ang Diyos. Di ba yun ang naituro sa atin last week? Paano ka nagre-respond sa kabutihan ng Diyos? Kasi mabuti siya. Kahit anong pinagdadaanan mo, mabuti ang Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Hindi yung kalagayan mo, kalagayan ko, ang magbabago sa Panginoon. Dahil siya, mabuti siya. Kundi dahil sa kabutihan niya, tayo yung binabago niya. Okay. Amen? Amen. Sabi, God is good even when we fail and disobey. Kahit pa nati-fail tayo, even with disobey, still God is good. At hindi siya nagbabago. He is so good. Actually, napakabuti ng Diyos. Bakit? Sabi sa Matthew 5:45, so that you may become the children of your Father in heaven, He makes His Son rise on people whether they are good or evil. Kahit masama at mabuti, wala, hindi ko siya linagay sa akin outline. Nakaka-receive sila ng sunlight. At sabi niya, and He gives rain to those who do good and do evil. Di ba? Ganun kabuti ang Panginoon. Kahit masama at mabuti, pareho silang nakaka-recipient ng blessing niya. Ang sunlight, ang oxygen, libreng oxygen, at ang ulan. Para sa lahat. Hindi lang ito selective, di ba? Ay, Christian lang ang inuulanan. Yung masasama, walang ulan. Kung may katabi ka na hindi believer, sa'yo umuulan, sa kanya hindi. Hindi. Ang Diyos, pag binuhos niyan sa lahat, lahat ay recipient. Ganon kabuti ang Panginoon natin. At naunawaan niya ang kalagayan ng lahat. Hindi lang ng iilan at hindi lang ng anak niya. Kaya tingnan, pag-aralan po natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya sa verse 28, and Jesus said, lakasan niyo, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Alam niyo yung invitation, Jesus was inviting. Binigay niyang invitasyon para sa lahat. Sabi niya, alik kayo, lumapit kayo sa akin. Kayo na may mga dalahin na mabibigat. Alam niyo po yung weary, ang ibig sabihin nito ay pagod. Sobrang pagod. Tapos alam niyo po yung burden, ang ibig sabihin nito, mabigat. So pagod na pagod ka na, may dala-dala ka pang mabigat. Naranasan niyo na ba yung natulog naman kayo, pagising nyo, pagod pa rin kayo. Na? Maganda naman yung tinulugan nyo, pagising nyo, masakit ang katawan nyo. Diba? Naranasan nyo ba yun? Nakaranas na ba kayo ng ganong tulog? Yung akala mo, tulog ka naman, pero pakiramdam mo, hindi ka natutulog. Ang tawag doon, weary soul. Pagod ka na. Kapatid, kasi minsan marami tayong load na dala-dala. Tapos ang diablo, dadagdagan ka pa. Ano, load mo? Ano, problema ko na nga yung pamilya ko. Yung anak ko, problema. Dagdagan ka, huwag lang anak mo, problema mo rin yung kapatid mo. Diba? Maya-maya, okay, dagdagan natin ang ibang problema to, asawa naman. Dala-dala mo yun mag-isa. Kinikerry mo lahat ng problema. Napakabigat nun. Yung mawalan ka nga lang ng baon, napakahirap na, di ba, mga estudyante? Problema nyo yun. Walang baon, wala akong baon bukas. O kaya nakagrounded ako, bawas baon. Diba? Parang malaking problema na yun. Misan yung health natin, may nararamdaman ka na, dadagdagan pa ng ibang problema. Alam mo, pag health ang problem natin, may kadugtong na problema yan, finances. Doktor ka eh.
So anong kadugtog? Finances. Pangalawa, ang ano dyan, kaiinisan ka ng mga pamilya mo, lalo kung binabantayan ka ng mga yan. Dugtong-dugtong yan. Alam mo yan, load na yan. At nagiging kabigatan yun sa'yo na may dinadala, na nagdadala. At hindi natin kayang ano to, gamutin. Minsan, pati nga problema ng iba, nakikialaman nyo pa. Diba? Meron ba dito? Dali mo ng problema. Gusto mo pakialaman yung problema ng iba? Huwag na. Hayaan mo na sa kanila yun. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon, come to me. Invitation po. Iniimbitahan ka ng Diyos. Kung ikaw ay may makabigatan na dala-dala, hindi ka na nakakapahinga, hirap na hirap ka na sa buhay mo, nahihirapan ka huminga, dahil sa problemang dala-dala mo, alam mo, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. It is an invitation. At ang invitasyon na to, para sa lahat. At ang magbe-benefit nito, yung tatanggap ng imbitasyon. Kaya yung paglapit sa Panginoon ay isang desisyon ng bawat isa sa atin. Hindi ako pwede mag-decide para sa'yo. O itulak kita, lumapit kita, Lord. No. You will have to make a decision for yourself. Lalapit ako sa Panginoon. There is an invitation extended para sa'yo at sa akin. May kabigatan ka. Hirap-hirap ka na sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, lumapit ka. And you have to stand on your decision. Lalapit ako sa Panginoon. Alam niyo ang Diablo, wala yung gagawin na maganda sa buhay natin. He will paralyze you with problems, needs, worries, fear, shame, desperation, frustration. Lahat yan, ilalagay yan sa'yo ng Diablo. Ibubuso yan sa'yo. Hanggang hindi ka na makakilos kasi nakikita mo na lang yung sitwasyon mo na parang kang nasa box. Ano yun, nasa harapan ko, natatakot ka na sa future mo. Wala na akong trabaho. Natatakot ka sa health mo, may sakit ako sa pinang doktor. Natatakot ka dahil ang pamilya mo, iwanan ka. Alam mo, iba-ibang problema. Ibibigay sa'yo yan. At normal ang problema sa buhay natin. Sino ang tao walang problema? Alam mo, kahit daw ngayon baliw, may problema yan. Basta buhay ka, may problema. Hindi nawawala yan. So, bubuusan ka niya ng kalaban ng Diablo. Bakit? To paralyze you so that you will not achieve your destiny. Alam mo yung, ang yung fear, ang hirap nito mag-ano eh. Pag itong humawak sa'yo, yung takot, apakahirap minsan kumawala dyan. It's a chain. Di bali kung banal na takot sa Diyos eh, napakaganda nun. Pero yung takot kang mamatay, takot kang mawala ng pera, takot kang yung future mo baka hindi stable. Kaya may nakausap ako. Sabi niya, ito ganito sis talaga. Ganito kasi alam nila na hindi ako marunong ng accounting. Sabi na hindi po ako magaling mag-accounting. So sabi niya, ganito kasi gawin mo sis. 10% sa Lord. Wow, ganda. Okay. 2% yung giving mo. Kasi 10% sa Lord ngayon eh. Hindi na yun sa akin. So yung 2% sa giving mo. Yung 5% sa sarili mo. Itago mo yun. Sabi ko, bakit? Para sa future mo. Para pagtanda mo. Kung walang mag-alaga sa'yo, may pera ka. Diba? Alam mo, napaisip ako. Ang ganda, nakaplano. Pero paano kung hindi ka na tumanda? May maiiwan ka sa anak mo, di ba? Pero isa niya, security palagi ng future kasama doon sa plano, which is also good. Napaka-maganda naman noon kung matututunan natin yun. Pero we should understand na security natin palagi nasa Lord. Wala doon sa inipon mo. Wala doon sa pera. Kasi alam mo, yung pera, ipunin mo yan pag nagkasakit ka, mauubos yan. At hindi lang yun, nananakaw yan. Nawawala yan. Pero pag ang Lord ang inuna mo, I tell you, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin.
Lumapit kayo, nabibigitan ka na ba? Lapit kayo. Hindi pwede ang Lord ang lalapit sa inyo kasi nag-open na siya ng way ng invitation. Lapit kayo. Para lang ito ngayon earthquake, na sino naka-receive ng warning ng earthquake? Pag nasa Muntinlupa ka, dito ka tatakbo. Pag nasa Caloocan ka, dito ka tatakbo. Sinet nila yung mga lugar kung saan pwede kang tumakbo para magkaroon ka ng protection o hindi ka mapuprovide nila yung need mo kung mag-iba yung bahay mo. Kasi fault line ito, yung sabi nila pag nagkaroon ng earthquake na ano yun, gano'ng kalakas yun? Basta mo, malakas na earthquake, ano na daw eh, ready na yung fault line na bumigay. At ang tatamaan nila is from Marikina hanggang Muntinlupa, malayo eh, yung tinakbuhan nito. So yung mga lugar na yun na tatamaan, dinagyan nila ngayon ng mga center na kung saan pwede kang tumakbo pag nangyari sa iyo yun. Alam niyo ba na ang Panginoon ganun? Maliban tumakbo ka sa Kanya, He cannot protect you. He cannot provide for you. Kaya inopen niya ang invitation para sa atin. May mabigat ka, come to me. Sabi niya, come to me who are weary and carrying heavy burdens. Kasi minsan di mo aware, ang dami pa ng carry-carry. Diba? Nararamdaman mo lang, ang bigat-bigat na Lord. Hindi ko na po kaya. Sabi mo, sige lang ang reklamo mo, Lord. Bigat. Hindi ka naman lumalapit sa Kanya. Sabi niya, lumapit ka. Alam niyo, when you accept the invitation at lumapit ka sa Panginoon, sabi niya, I will give you. Anong ibibigay niya sa'yo? Kapahingahan. Pagod na pagod ka na ba, kapatid? Sa mga daladala mo, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahingahan. Sabi ng Lord, I will give you rest. Bakit? Tutulungan ka niyang i-unload yung daladala mo na nakatali sa'yo kaya hindi mo matanggal. Ang Diyos ang magtatanggal niya sa buhay mo. Isa-isa yan tatanggalin niya. Ang alalahanin mo, ang kapayapaan ng puso mo. Alam mo, isa pa yan eh. Nagpapahirap sa atin yung wala kang kapayapaan. Kinakatakutan mo lahat. Diba? Kahit yung dumaan na dahon, kinakatakutan. Dahon lang pala, may hangin. May mumu. Diba? Lahat kinakatakutan. Diba? Pero, okay, supernatural na yun. Kasi may experience kami nung, kailan ba yun? Monday. Monday po, naimbitahan kami sa pastors, ano yun? Appreciation. Pastor, alam mo, nakalimutan kasi natin na ang October is appreciation month para sa mga pastor. So, syempre, si Lord, alam ni Lord eh, na na-miss out natin yon. In-appreciate niya pa rin kami ni Ate Kat. Pinakain niya kami sa Vikings. Grabe! Diba? So sabi ni Lord, hindi na-appreciate ito mga anak kong ito. Taga nga, kainin ko nga ito ng buffet. Oh, di ba? Pastor's appreciation. May dala-dala pa kami pag uwi namin. May mga t-shirts pa kami. Tapos yung t-shirts pa, parang sinukat. Oh, di ba? God is good. May t-shirt, may book. Kaya nandun sa ano, dun sa area, Pastor, di ba? Saya-saya lang, Pastor. May praise and worship kami. Masaya. You've got to meet mga iba-ibang pastors from every churches, iba-ibang denomination, may Baptist, may Evangelicals, no? Tapos nakakatuwa din, mag-share din sila sa'yo na, oh, yung church namin, 3 years pa lang, ito yung encounter namin, ito problema namin, ganyan. Parang nagkakaroon din sila ng encouragement pag nag-share ka, oh, dinaanan din namin yan, pero ano mo, ganito na kami, ganyan, ganyan. Tapos mag-CR kami. Doon sa CR, may kakaibang ano, may kakaibang, una pala ako lang, iniwan ko si Kat kasi nakikipag ano siya doon sa, pastor yun ng GCF, ano? Yan, dyan sa GCF. CCF. CCF. So, pastor ng CCF, kausap ni Kat. So, iyaan ko sana siya, Kat, mag-washroom kayo. At saka nabili ba si Candace na bless yan? Kasi, sumama siya, pareha hatid ako. PK. Pati siya, di ba? Kaya, alam niyo yun? Pag sumasama kayo doon sa pagpapalain ng Panginoon, pati kayo nakapagpala. Diba? Napalit, na-bless siya. Nakasama siya sa amin. Diba?
Ang galing ng Lord talaga. Pero nandun talaga naman siya, yakin niya lang ako. Kasi parang ayaw nila akong magbiyahe mag-isa. Kasi natitira ako. Tapos sabi, wala rin si Dings, di ko alam kung nasaan yan, pipicture yata. Ah, nasaan yung picture natin? May picture tayo, di ba? Lumabas ako, nagpunta akong washroom. May nasalubong akong babae. Tapos yung door, naka-open ganun. So, akala ko may tao pa rin sa loob. Kasi may nakikita ako eh, na tao na parang nag-bibel, parang nag-aayos siya sa loob. So, nakapila ako. Alam niyo, wala palang tao sa loob. Nalaman ko na walang tao na may dumating na lang isa. Binuksan yung pinto. Nag-disappear siya. Di ba? So, mga ganyang encounter, di ba? Pero alam niyo, kahit saan, may mga iba-ibang encounter tayo. To fear, to give us fear, para takutin ka. Pero, sorry na lang siya, hindi naman ako natakot eh. Kasi akala ko tao talaga yun natin sa loob. Pero alam niyo po, yun, the devil will always bring fear in your life. Tatakutin ka talaga niyan. At pag natakot ka, lalo ka pa niyan tatakutin. Ginagiging chain yan sa buhay natin. Kasi pag nanatili kang ganyan, palagi kang takot, nag-aalala, hindi ka nakakawala dyan, hindi ka lumalapit sa Panginoon. Yan ay nagiging tali ng kalaban sa buhay natin hanggang maging miserable ang buhay natin. Kasi yun ang goal niya. Ang goal naman ng Panginoon, pagpalain tayo. Maging malaya tayo. Kaya kung napapagod ka na, sino mga pagod na dito, mga kapatid, na pagod na? Wala? Wow, hallelujah! Ay, may nag-iisa. Sabi ni Lord, ano, sabi niya, pagod ka na? Sobra ng bigat na dinadala mo? Lumapit ka na. Come, sabi ng Panginoon, lumapit kayo. Hindi ko kayo itataboy. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi ko kayo itataboy, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Amen. And then verse 29, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan, sabi niya, anong susunod na sinabi niya sa atin? Kanina sabi niya, I will give you rest. Ngayon naman sabi niya, matatagpuan niyo ang kapahingahan ng kaluluwa niyo. Pero ano sabi niya? Kanina, yung magic word is come. Diba? Ngayon, ang sabi niya is, take. Take my yoke upon you. Alam niyo yung yoke? Nag-aralan ko kasi ito eh, para hindi ako magkamali. Ayan ang yoke. Kita niyo yan? Yoke. Ngayon, may idea na kayo. Ano yung yoke? Diba? At yung yoke, hindi pwedeng ilagay kung magkaibang ayaw yan, mag-aaway yan. Diba? Kailangan pareho sila. Ayan. So yan ang yoke. Sabi ni Lord, take my yoke upon you. Anong klaseng yoke kaya yun, no? Sabi ng Lord. Take my yoke. Alam mo yun, it's the Lordship of Jesus. So come to me, take my yoke. Kasi ang yoke pala is a protection and a control. Kaya sabi ng Lord, take my yoke for protection. Still, yung coming and taking of the yoke is a decision na gagawin natin. Kasi pwede ka lumapit sa Panginoon, Lord, pagod na ako, ayoko na. Ito na, tulungan mo ako. And then you receive the rest. And you choose not to take the yoke. Ibig sabihin nun, alis ka na rin lang ulit sa presensya ng Lord. Magkaroon ka na kapahingahan eh. Meron ganun eh. Pagkatapos nabigyan ng Lord ng trabaho, hindi mo na makita sa church. Pero nung wala pa siyang work, bigyan mo lang ang trabaho, Lord. 90% sa'yo, 10% lang sa akin. Diba? Pero nung nabigyan ng trabaho, wala na. Meron din na, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa'yo. Gumaling. Nawala din.
Alam niyo po, sa patagalan ko ng nag-walk, sa Christian walk, marami na rin po akong ganun mga encounter. And it's so sad na yung mga taong kakilala natin, nagiging ganun ang buhay. So sabi ng Lord, you do not just come to me. You take my yoke upon you. Bakit? Because my yoke will protect you. Yoke of protection. Para totally ma-free ka. Alam niyo ba na may spiritual yoke? Sinatawan. Ito yung nag-i-influence sa'yo, sa atin, negatively, para hindi ka makakilos. Spiritual yoke yun. Parang, naramdaman niyo yung abigat-bigat ng pakiramdam. Parang grabe naman, parang ayoko ang church ngayon. Parang yung tamlay-tamlay ko, kulang yata ako sa paligo. Hindi mo naiintindihan yun, hindi mo alam yun. But when, sabi ni Lord, take my yoke. Because my yoke will protect you. My yoke will direct you. Ang yoke ang mag-protect sa iyo. Ang yoke ko ang mag-protect sa iyo. Ang pamatok. Pamatok ang tawag niya sa Tagalog eh. Pamatok. Sabi niya. Para hindi ka na pwedeng galawin ng kalaban, you have to take my yoke. Alam mo yung taking the yoke. Tingnan mo sila, magkapantay sila, di ba? Hindi pwedeng may mauna at may mahuli. Pantay yan. Sabi niya, take my yoke upon you. Let me teach you. God cannot teach us unless naka-yoke tayo sa Kanya. Alam niyo yun? Unless we walk alongside with the Lord, hindi tayo matututo. Ibig sabihin, ang buhay natin, pag binigay mo na, receive ang invitation ng Lord, you come to the Lord, you have to take the yoke, His Lordship over your life. You need to acknowledge that and you need to allow God to be Lord over you. Because that's the only way the Lord can teach you. Yun lang, sabi niya, let me teach you. Take my yoke. Let me teach you. Bakit? I am humble. Hindi kita ipipressure. Hindi kita ano na kailangan na o kaya lang Panginoon gawin niya sa atin. Pero alam niyo ba, you will grow slowly with me. You will learn from me. The Lord will teach us no ways niya. Sabi ko nga kanina, itong dalawang ito, hindi pwedeng magkaiba. Kailangan sabay silang lumalakad. Walang pwedeng may maiwan dyan. Tingnan mo yung ano ng paa nila. Sabay na sabay, di ba? Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Walang kaliwa yung isa, kanan yung isa. Nakita niyo sila maglakad? Kahit sa picture lang, no? Kasi kailangan sabay na sabay sila. So the Lord, makakasabay lang tayo sa turo ng Panginoon kung ang pamatok niya ay nakapamatok sa atin. Kung ang siya ang ating Panginoon. Take my yoke upon you, sabi niya. And learn from me. That you have to move in unity with the Lord. Sabi ng Lord, I am gentle and I am humble. Ano yan? Because as you learn from the Lord, ito ha, bakit kailangan natin matuto sa Panginoon? Bakit kailangan matutunan natin ang ugali ng Panginoon, ang kilos ng Panginoon sa buhay natin? Dahil anak tayo ng Diyos. Kailangan nakireflect natin siya at kailangan kumikilos tayo kapareho niya. Ibig sabihin, kung ox ka rin. Hindi ka pwedeng maging ano, snake. Pwede ba yun? Pamatok ng ox ilagay sa snake? Di ba hindi? Ang karakter nyo dapat pareho. Ang vision nyo iisa. Ang goal nyo iisa. Ang lakad nyo iisa. Kaya sabi ni Lord, learn from me. I will teach you. Actually, sa ibang version, learn from me. Ang sinabi. Pero dito, teach, I will, let me teach you. Hayaan yung turuan ko kayo. Matuto kayo sa akin. I am humble and gentle by heart. Then, alam niyo kasi, as we learn from the Lord, lumalaki ang pagtitiwala natin sa Kanya. Bakit?
kasabay mo siya. At habang nare-realize mo yon, nagiging buhay sa'yo yon, nakasama mo ang Diyos, lumalakad kang kasama ang Diyos, ang pagtitiwala mo sa Kanya lalong lumalaki. Ang sabi niya, you will find, oh, you will find rest for your souls. Bakit? May tiwala ka sa Diyos eh. Na kahit anong pinagdadaanan mo, kasama mo siya. Bakit nakapamatok sa iyo ang Panginoon? Siya ang Panginoon mo. Hindi ka niya iiwanan. Kaya sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Siya ang Panginoon natin. And you will find rest for your souls. Basahin natin ang Psalms. Let all wait quietly before God, for my hope is in Him. He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. My victory and honor come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. O my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Yan po ang sinasabing rest of your soul. Na kahit maraming problema sa paligid mo, alam mo, secured ka. Sabi, the enemy cannot reach you. Nakikita mo lang sila na nagkakagulo sa harapan mo, pero hindi ka nila pwede sirain. Bakit? Ang Panginoon kasama mo. The Lord, sabi, is your rock and the fortress. Pamato, come to me, take my yoke. Anong sabi niya? For my yoke is easy to bear and the burden I give is light. Hallelujah! Napakaganda naman. For the yoke is easy and his burden is light. Ibig sabihin, life would be easy for you pag ang Panginoon ang kasama mo. Bakit? Kasi you're allowing God to cover you. The yoke. You walk with Him alongside. Alam mo yun? Takbay ka ng Panginoon. My yoke is easy. Bakit? Siya kasi yung nagkikerry ng load. Hindi ikaw. Ginag-guide ka lang niya. Kung gano'n siya yun, hindi ikaw yun. Ginag-guide ka niya so that you will learn. And sabi niya, the burden I give you is light. Bakit very light yung burden na binigay sa atin? Kasi yung burden na binigay sa inyo is to follow lang. Wala nang iba. To follow Him. To learn from Him. Yun lang yung burden. Yun lang yung kabigatan na dapat meron tayo sa puso natin. Bilang mga anak ng Diyos. Ang kabigatan ng pagsunod sa Panginoon. Ang matuto sa kalooban niya. Masundan ng kalooban niya. Alam mo, pakabambuti ng Diyos sa atin. Na lahat pinubahid niya, inopen niya ang invitation for everyone. At kung kayo ngayon, right this very moment, may pinagdadaanan kayo na napakabigat para sa puso nyo. Mga kapatid, it's time to come to the Lord. Lumapit kayo. At hindi lang yon, may mga kilala kayo na alam yung matagal na, may mga bitbit na hihirapan sa buhay. Bring them to the Lord. Kasi ang invitation is for all. Para sa lahat. Walang sinisino ang Panginoon. Lahat tayo, tinatawag niya. Alam mo, kahit anak niya na eh, alam niya na may pinagdadaanan ka. Misa kasi nakakalimot din tayo eh. Na, okay, kung may mga problema, nakakalimutan natin na ang unang lalapitan natin ang Panginoon. Any problem, brothers and sisters, I encourage you. Sa Diyos kayo unang lumapit. Sabi lang kasi, ano eh, faith is action eh. Alam mo ba, believing God is an action word? You have to believe God and the Lord directs you. Siya ang magiging director ng buhay mo. Amen? Amen. May nakukuha ba tayo? Para wala. Okay. So, the goodness of God offers, number one, salvation, offers protection,
and He offers direction. Verse 28, He offers salvation. Come to me. Verse 29, take my yoke. He offers protection. And then in verse 30, He offers direction. My yoke is easy and my burden is light. Kaya bakit hindi tayo lalapit sa Panginoon? Ikaw na kapatid na may kabigatang daladala, pwede kang lumapit sa Panginoon. At alam mo, hindi ka itataboy ng Diyos, kundi tatanggapin ka niya ng buong buo. At kung ano man ang kabigatan mo, iwanan mo yan sa presensya ng Lord. Hayaan mo ang Diyos ang magdala niya para sa iyo. Huwag natin kayanin ang mga bagay na hindi naman natin kaya. Alam mo, kahit kami ngayon sa family namin, talagang meron din kami mga nare-receive na iba-ibang news sa health. Pero alam niyo ba, sabi nga nung kapatid Pastor Josephine, whose report are you going to believe? Sabi namin, we believe in the report of the Lord. At sabihin pa ng doktor, ganito ganyan yan, ang Diyos pa rin ang may final say dyan. Dahil ang Diyos na pinapaniwalaan namin, isang Diyos na buhay, mga kapangyarihan, kaya niyang ibigay mga ng ating kailangan. At sometimes we go through seasons of life para lalo tayong lumapit sa Kanya at mapatunayan na mabuti siya at hindi niya tayo papabayaan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung meron kayong kabigatan na gusto ibigay sa Panginoon, this is the time that we can come to the Lord. As we stand up and worship the Lord,